eto daw yung nakakalaso na alimasag dahil sa sobrang taba. Tingnan nyo naman, first time kong makakita ng ganitong alimasag. Kaya naman, kahit na nakakalason ay talaga namang... Parang may night vision to. Ano yung mga nakikita nyo dito? Yung mga lahat na klase ng isda, klase-klase lang makita. Kahit po ba ganito ka labo yung tubig, nakikita nyan. Opo. Sa gilid nitong bahay, mapapansin na po natin ang napakaraming shell. Grabe oh, sobrang dami. Isa to sa mga dahilan kung bakit tinawag na Carabao Mango, etong mangga. Kasi nga, sa ilalim nito, dito madalas tinatali yung mga kalabaw. Eto yung tinatawag nilang Devil Crab. Pag-ingat yan, malakas yan. Marami po ba to, sir, dito? Marami yan. Sumasama po ito sa lambat na ginagamit nila, sir. Good morning mga ka-SAFTV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating i-explore ngayong araw. Ayan, so kung kahapon ay binisita po natin ang hilagang bahagi nitong probinsya, ngayon naman ay pupunta naman po natin yung kanlurang bahagi nitong mainland ng Masbate, kung saan makikita ang mga naggagandahang isla. So ngayon nga pala ay nandito po tayo sa bayan ng Mobo, katabi lang po ito ng bayan ng Uson at dito naman yung Masbate City. Mula doon sa Masbate City, kung saan kami nag-overnight, nag-travel lamang kami ng halos 20 minutes papunta sa bahagang ito ng probinsya. At mula dito ay magta-travel lamang tayo ng halos isang oras papunta sa bayan ng Kawayan, kung saan tayo sasakay ng bangka patawid doon sa isla ang pupuntahan natin. Pinapanood ka lang namin sa YouTube. Buti napunta ka dito sa Masbate. Ngayon, mapapanood ka na rin. Paalam, sir. Rocky po, Rocky. Picture po. Sige, sige. 1, 2, 3. Thank you. Ayan, so nandito na po tayo sa bayan ng Uson. At lumiko po tayo dito sa ating kanan, kasi ito yung papunta sa munisipalidad ng Kawayan. Yung kalsada dito, ayan, parang dagat din kasi umaalon-alon. Maganda po siya tingnan pero hindi naman po madali yung mag-overtake dito kasi yung mga makakasalubong po natin, eh hindi natin nakikita ng maayos kasi nga parang umaalon yung kalsada. Tayo sa Barangay Mahayahay, kung saan makikita yung Port of Kawayan at etong mga kabahayan. Bukod dito sa mga bata, makikita din po natin etong mga bangka na pwede nating maarkila papunta dun sa mga isla. Yun. So yun na yung bangkero natin. Sir, good morning! Yung mga ganitong bangka, sir, tumatagal to ng ilang taon? Dalawa. Gagamitin tong bangka para sa hanap buhay. Hanap buhay. Okay, so yung ganitong bangka daw ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Imbis na bumili ng Aerox, bili na lang po kayo ng bangka. Sir, thank you ah. Thank you. Tara, let's go. Ito po yung ating bangkero ngayon. Sir, anong pangalan niyo, sir? Lidoy. Lidoy. First time niyo po ba, sir, masali sa video? Opo. Sir, ano po yung hawak niyo? Lumboy, lumboy. Ano yan, tabako? Ito yung tabako. Ilalagay nyo dito yung tabako. Opo, parang sigarilyo lang ba? Bakit hindi na lang sigarilyo? Mahal. Paano yan, sir? Eh, walang filter. Hindi ba yan delikado? Ay, hindi naman. Medisina, kuno ba? Medisina. Magkano yun, sir, yung isang dahon ng tabako? 30. Tapos yung isang kanang sigarilyo, magkano? 120. Oh, kaya naman pala, mapapatabako talaga si sir. Bye.
ito yung sasakyan natin bangka. Sir, mula dito, papunta doon, mga ilang minuto? Kalating oras siguro. Okay, so medyo malaki naman itong bangka, kaya kakayanin naman ito siguro. Itong medyo matataas na alon. Malinaw naman to. Dito sa Bisaya, yung malinaw ay kalmado yung tubig. So ito yung ginagamit niyo sa panghuhuli ng isda. Opo, parang siya lang yung tumitingin sa ilalim ba? Kasi nga madilim. Opo, kita niya kahit gabi. Mahal to. Parang may night vision to. Opo. Wow, high-tech pala yung ginagamit nyo sa pangingisda. Ano yung mga nakikita nyo dito? Yung mga lahat na klase ng isda, klase-klase lang makita. Kahit po ba ganito ka labo yung tubig, nakikita nyan? Opo. Wow. Tapos lamang ang mahigit sa 30 minutes na travel mula dun sa mainland ng Masbate ay narating na po natin etong isla ng Naro. So nandito po tayo sa Barangay Talisay, isa sa 4 na barangay na meron itong isla. Makikita natin dito sa gilid nitong isla etong napakadaming bakawan. Parang kagubatan na po ito ng mga bakawan kasi nga sobrang dami. At doon banda ay may mga binibilad doon sa dagat. Mamaya titingnan po natin yan. Napansin po natin na medyo malaki itong isla. Ito daw yung pinakamalaking isla na nasasakupan ng Kawayan. So dito pa lang, sa gilid nitong bahay, mapapansin na po natin ang napakaraming yan, shell. Grabe oh, sobrang dami. Mula doon hanggang dito. Akala ko kanina buhangin, pero yun. Puro shell yung nandito. Ito pa. Hanap tayo ng habal-habal. Then, ikutin natin itong isla. Yun, habal-habal. So, paikot dito sa isla, makikita po natin yung kanilang kalsada na sementado na. Dalawang mode of transportation yung pwede nyong masakyan dito sa isla. Pwede po dito sa tricycle at pwede din dito sa single na motor. Let's go. Sir, mula dito papunta sa barrio, mga ilang minuto? 5 minutes siguro. 5 minutes. Okay po ba kung ikutin natin itong isla? Sige po, sir. Let's go. Kalsada nila dito ay white sand, oh. Marami siya. So, nandito po tayo sa Barangay Punta at katabi lang nito yung barangay na pinanggalingan natin kanina. Yan. So, napahinto po tayo sa bahaging ito ng isla kasi nakita natin etong gabundok ng scallops. Grabe oh. Tingnan nyo naman. So sir, ano yung ginagawa nila dito sa shell ng scallops? Maraming sir, maraming paggagamitan nito. Tulad ng paggawa ng flooring. Tinatamak yan, tapos binubuhusan ng ano, buhangin sa siminto. May mga pumupunta po ba dito, bumibili, ganun? Yes sir, sako-sako sir. Mga buyer sir, galing ibang lugar. Pupunta rito. Tapos, sa isang sako, magkano po ba yung bili dito? Depende sir, depende sa ano, bumibili. Etong mga ganito, saan napunta yung mga laman nito? Yung mga laman nito sir, may namimili naman sir. Tulad ng SM sir, bumibili ng ano, sea pods. Fish dealer, ganun? Apo,
Akala ko SM Super Malls. Maliban dito sa Gabundok na Scallops, makikita nyo din po dito sa isla. Etong mga ganito. Dry na yan, sir. Ayan, marami po dito. Yung mga seaweeds na pinatutuyo. Nakita natin kanina sa drone shot na may mga seaweeds farm sa ilalim nitong tubig. Ayun, mga kulay itim na yan, sir. Ano yung ginagawa nila dito sa seaweeds? Bakit pinatutuyo? Para maibenta, sir. May bayad din sa dry yan, sir. Magkano yung bili dito ng isang kilong tuyuna? Ang pagkakalam ko sa ngayon, sir, 70, sir, per kilo. 70. Tapos kung hindi pa tuyo, yung fresh talaga? 30 ho. 30. Okay. So dito dahil nga sa malaki o malawak itong isla, kaya makikita din po natin sa gitna nito yung malawak na mga palayan. Ilang minuto lang yung trinavel natin mula dun sa Barangay Talisay ay narating po natin etong Barangay Naro. Tinatawag din po nila itong barrio. Yun, dahil ito yung pinakamalaking barangay dito sa isla. Kaya nga tinawag din na Naro Island etong isla. Dahil sa barangay na to. Madalas sir, pag vacation dito, ano, magbabanding, naliligo, nag-swimming, pang-pang-fix. Okay, so medyo malayo pa po tayo dun sa dulo nitong isla. At dumaan po muna tayo dito sa sikat na beach dito sa Naro Island. Ano po yung tawag dito, sir? Tawag na Pangpang Beach, sir. Silipin po natin. Parang madumi, sir. Paghabagat sa amihan, sir. Patatambak talaga dito ng dumi. Pero nalilinis to. Malilinis naman yan, sir. Pag may okasyon na, linisin yan. So ngayon, dahil normal lang na araw, walang ano dito? Walang okasyon. Walang okasyon. Marunis siya. Sir, good morning! Pwede po ba naming makita yung huli nyo? Let's go. Tayo, sa taas. Makit, sir. Come on, makit na. Dahil nga sa bibihira lang nating masaksihan ng mga ganitong pagkakataon, kaya sulitin na natin. Ayan, so sakto, may naabutan tayong mga mangingisda dito na kagagaling lang sa laot. Naabutan natin na kinukuha nila yung kanilang mga huli. Ayan, grabe! Wow! Dito, ayan, sa mga nakuha na nila sa lambat, meron po silang ano, spider shell. Ayan, saang buhay pa, oh. Meron po silang pink na limasag. At eto. Hala. Hindi ba to, sir, yung devil crab? Yung nakakalason? Eto ba? Hindi, sir. Hindi, sir. Nakakain yan. Oh, okay. Kasi parang may na-feature yung ano, na ganito yung itsura. Kakaiba, oh. May shield pa, sir. Wow! Look, oh. Grabe. Tingnan nyo yung balat nito. Oh. Yung kanyang shell, parang yung palaka na may kulugo. Pero ayon dito sa kanila, ay eto daw yung pinakamasarap na alimasag na matitikman dito. Tama po ba? Eto, sir, ano to? Ano, wasay-wasay yan. Wasay-wasay. Ano ba? Eto naman. Wow! Tingnan nyo, oh. Adobo yan. Sarap to ng adobo. Sa isang ganito, ilang katao yung mabubusog nito? Tatlong tao na, sir. Tatlong tao na. Amazing. Yeah, ngayon lang tayo nakakita ng mga ganitong fresh na seafoods. Ito naman yung garang. At ito, ito daw yung nakakalaso na alimasag dahil sa sobrang taba. Yun, tingnan nyo naman. First time kong makakita ng ganitong alimasag. Kaya naman,
kahit na nakakalason ay talaga namang... May kumain na po ba nito tas nalason? Nahihilo lang. Nahihilo lang, sir. Siguro konti lang yung nakain nyo kaya nahihilo lang kayo. Pag marami kayong makain ng ganito, siguradong mamamatay kayo kasi sila, sir, natikman lang nila pero yun, nakaramdam sila ng pagkahilo. So yung mga ganito daw, dahil nga sa hindi naman nila mapapakinabangan, kaya ibabalik na lang nila to sa dagat. Tinatanggal din po ni sir yung isa pang alimasag na nakakalason din. Ito yung tinatawag nilang devil crab. Baka ayan. Pag-ingat ka, ha? Pag-ingat yan. Malakas yan. Marami po ba to, sir, dito? Marami yan. Ayan, sumasama po ito sa lambat na ginagamit nila, sir. Kaya marami po silang tinatanggal ngayon ng mga ganito. Kasi marami yung mga nasamang ganitong alimasag sa huli nila, sir. Ito pa, may nakakalason din, oh. Maliban sa mga ipinakita nating alimasag na hindi pwedeng makain, ay meron din pala ditong isa pa, humahabol. Yun, yung champion. Tinatawag nilang Manny Pacman. Yan. Tingnan nyo naman yung kalamay, oh. Laki. Pag ito, sinuntok yung isa pang alimasag, grado tulog. Pero parang, ano na siya, knockout na. Knockout? Kanina pa nahuli yan siya, parang nahina na siya. Ito lang yung alimasag dito na may balahibo. Okay, so dito talagang nasurpresa tayo sa mga nakita nating seafoods na nahuli nila, sir. Grabe, ganito pala kayaman ang dagat dito sa bahagi ito ng Masbate. Ayos, buti na lang at sinamahan tayo ni sir papunta dito. At least nakita po natin kung paanong hinaharvest yung mga ganitong lamang dagat. Marami sa ating mga kababayan ang nagtataka bakit tinawag na Carabao Mango itong mangga. Siguro, isa to sa mga dahilan kung bakit tinawag na Carabao Mango itong mangga. Kasi nga, sa ilalim nito, dito madalas tinatali yung mga kalabaw kasi dito malamig, presko para sa mga ganitong hayop. Yun, oh. May kalabaw dito, may kalabaw doon, kaya tinawag na Carabao Mango. Sa bawat mangga na nadadaanan natin ay mayroong mga kalabaw. Isang isla na naman ang ating naikot dito sa bahagi ito ng Masbate. First time po nating nakakita ng mga poisonous na alimasag. Nakita din natin kung ano yung mga meron dito sa Naro Island. Yan. Sa susunod na mga araw ay susubukan po nating puntahan yung ilang pa mga isla na meron dito sa Masbate. So, nasa likuran po pala natin, eto si Moko J. Hello guys! Yan, subscribe niyo po yung YouTube channel niya. Ito naman si Sir Dave Kuyuka 819. Sila po yung mga local YouTube vlogger na taga dito sa Masbate. Yun, so sa ngayon yan lang po muna at samahan niyo po po kami sa susunod pa naming mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.